Hi guys, welcome to my channel. So matagal-tagal din tayo guys na walang video. So ngayon guys, ngayon lang ako nagka-time. So magluluto tayo guys ng anong tawag dito? Yung maliliit na isda, yan. Umilit ba yun? At saka veggies. So ang gagawin natin guys, yung veggies, mayroon akong cabbage, carrots, spring onion, garlic, and onion. And ilalagay natin to guys kasi masisira na. So, since para hindi siya masira, ilagay na natin sa hog na natin. So, lagyan ko guys ng yan. Flour. At sa cornstarch, ang dami guys. Hanggang bukas ko na to. Pero hindi ko yan pipretuhin lahat. Ang gagawin ko is magpipreto lang ako ng kaya kong kainin. So yan guys, hinalo-halo na natin ang mga ingredients. Yung veggies muna unahin natin mga besh. Tsaka ito. Kasi sayang eh, ang dami guys eh. So ngayon, ang gagawin natin is, titimplahan natin guys. Mali pala ako, dapat imix ko pala ang mga ano. So ito guys, kukuha ako ng flour. Ayan guys, alam niyo guys, anuhan ko siya ng, sasahugan ko siya ng ano, dinimix muna natin dito ang flour guys. Estimate lang to guys, hindi ko alam, hindi ko alam kung gano'ng parang. Ang dami naman ang parang ng babies ko, guys. So, lagyan natin ng cornstarch. Ang pakrunch ito mga babies. Tapos lagyan natin ng... Uubusin ko na ito, guys, kaya sa i-ano ko ito, sa sahog ko ito. Uubusin ko lang ito kasi masasayang. Lagyan ko ng konti yung isda. So, para makalasa siya. Ang dami kasi. Ngayon, syempre. May bago ako pero ayaw kong gamitin yung rest. Gusto ko ubusin muna itong ano, luna. Bukas na. Gusto ko medyo spicy. Lagyan natin ng paprika. Tapos lagyan natin guys ng eggs. And of course water. Ayan guys, mimix ko muna ha. So ayan na guys, ngayon tingnan natin guys kung parang ayaw kong i-mix lahat kasi hindi ko alam. Tayo guys sa kalami. Ang dami kong ano guys. Ayan, nakita nyo ba yung ano ko? Ayan. Parang tabi niya yata. Ayan. Hindi ko minix lahat yung gulay guys kasi parang marami eh. Pwede ko yun igisa eh. Kasi ayaw ko naman ng ano, masyadong marami. Pero pagka ano, hindi ba natin.
Lagyan natin ng oil. Tapos ang gagawin natin guys, may mix natin mamaya yung isda. Hindi ko sinama yung isda guys. Ito muna. Painitin muna natin. So yun guys, mainit na yung ating pawali. Try natin mga besh kung ano ang lasa nito. Tatlo muna guys. Tatlong ano muna ang gagawin natin. Batch. Yung batch muna. Ayan. So, lalutuin lang natin yan mga besh. Hanggang maluto siya. So guys, habang pinababrown natin guys, yan lang muna ang niluto ko ang the rice nilagay ko sa refrigerator. So, gagawin natin guys itong ano, itong isda. Tulad ng sinabi ko, mag-mimix lang ako, magta-try lang ako na kaya kong kainin. Lagay na natin ito lahat mga veg para hindi na masayang. Hindi ko na siya lalagyan ng flour guys kasi ito na yung tempurang mix na nilagay. At saka haluan ko ng ano guys, breadcrumbs para crunchy siya. Ayan. Para mag-crunchy-crunchy ang ating ano. Ano na yun. Siyempre asin mga besh. Dami asin. Garlic, onion. Wala akong garlic powder guys, kaya... Ayan ang mga besh. Ayan. Halo natin. Of course, ang ating itlog. Dalawang itlog guys, ang lalagay natin. Huwag natin tipirin, hindi naman ito pang binta eh. I need water. More water. Yan mga besh, nakita nyo na. Yan na. Tapos, lagay na natin yung ating silverfish. Silverfish ba ang tawag dyan? Another spoon. So, lagay natin guys yung spring onion. Ito yung isusunod natin mga besh. Pag-prito. Ayan guys, paniguradong masarap ito mga besh. Dito tayo. Nahihilo ba kayo? So yun guys, yung dalawa, medyo gusto ko mas crunchy pa. Yan na yung isa, tanggalin na natin. Yung dalawa gusto ko mas crunchy pa dyan. So mag-ano na tayo guys sa isda. Ayan. Mag-start na tayo. Nipesan natin mga besh para na-crunchy siya. Ayan. Mas kung loto nito guys, medyo matagal-tagal na rin yun.
guys, stay tuned guys, soon we're gonna go somewhere and rent a Airbnb. Actually hotel siya guys, parang Airbnb, pwede kang magluto. So bibili ako ng crabs tapos lulutuin ko doon. Kasi nag-ano kami last week, kasi lang nakalimutan ko, may nakita kong crabs, hindi ko naisip na magluto doon. Pwede ka magluto doon kasi may kitchen siya. Parang bahay talaga guys, parang condominium. Tanggalin na natin mga bish. Parang siyang condominium. So, pwede ka doon magluto. Ang bango ng amoy. And may nakita akong crabs. Kasi yung crabs, pag ibinyahin mo yung malayo, hindi na siya masarap. Actually, pag nilagay mo sa freezer guys, hindi siya masarap. Para siyang rubber. Na-try ko na yan noon. Bumili ako ng marami. Nalagay ko sa freezer. Nung niloto ko, wala na. Payat na siya. Hindi na siya masarap. So anyway guys, ayan na yung ating isda. Silverfish. So tingnan natin guys, pag naloto yan, kung anong itsura. Anong lasa. So guys, ito naloto na siya guys. Yan, ganyan na yung itsura niya mga besh. So, tama muna yan guys. Ang lulutuin ko muna yan lang muna. Tapos ito, itatago ko muna ito. Kasi hindi ko siya pepay lahat. Kasi hindi ko siya kayang ubusin. Kasi pag iprenay mo lahat yan guys, hindi na siya crunchy, hindi na siya masarap. So, fry when you eat. Okay guys, tikman natin mamaya. So yun guys, of course, ang ating sausawan guys. Hindi makompleto yung torta ko. Wala siyang sausawan. Omelette or torta. Tawag nito? Tortang veggie and fish. Yan guys, ito yung fish, ito yung veggies. So tikman natin. Of course, kanin is life. Rice is life, mga besh. Ayun, nakasalang pa yung ano, yung iba guys. Yung dalawa kasi gusto ko crispy, crunchy. So, tikman natin guys. Tika lang. Hindi mo ako makita kasi ang baba ng camera ko. So, yan ay natin yung mga besh. Ang camera natin. Ganyan. Ayun yung ating rice. Of course, yung ating sausawan. Napaupo ako doon manood akong TV. Ay, ito yung isda, guys. Ito yung vegetables. So, try natin mga besh. Yung vegetables muna. Ang init. Ito yung veggie guys. Ang sarap. Kaso marami yata yung ano, flour na nilagay ko. Pero masarap pa yung timpla. Yung isda guys. Sikman natin. Ang init eh. Ang sarap. Ayan ang isda. The best yung isda. Ang sarap ng isda guys. Sarap. Nung isang araw ko itong ano eh, gustong kainin. Wala lang akong time magluto. Sarap. Thank you for watching guys. See you next time. Bye.